Arawa mo na lang. Kumising ka. May lagnat ka ngayon. Ano? May sakit ka ngayon gabi. Mula kanina. Palalabasin natin na hindi ka lumabas ng bahay buong araw. Miguel, may nakakita ba sa'yo? Sa public place? Tindahan? Grocery? Gas station? Sa bar. Bar? Bar, umiinom ako. Sa bar? Nakainom ako, kaya... O nga, alahanin mo, sa bar. Miguel, come on. Scarlett. Scarlett's Bar. Scarlett's Bar. Mayor, kakilala natin may-ari ng Scarlett's Bar. Hindi sila pumasa sa health inspection, pero may sila ng tulong sa atin. Madali kausap yung mga yan. Hindi magsasalita. May iba pa bang customer? VIP. Sa VIP ako. Good. Ganito. Mag-post ka sa lahat ng social media account mo na may sakit ka. Kumuha ka ng thermometer, ibalot mo sa towel, tapos ibabad mo sa lukewarm water. Tapos pag nag 38 degrees na siya, doon ka mag-selfie. Nakuha mo, Miguel? Are you listening? Oo. Tapos kukuha na ako ng reseta sa kakilala ko na doktor para kunyari, nagpa-check up ka. Listen to me. This is very crucial. Importante na nandito ka lang sa bahay ngayong gabi. Sa Jerusalem Street nangyari to, tama? Jerusalem Street. Mayor, walang CCTV doon. Safe tayo. Pero kailangan pa rin natin i-dispatch yung sasakyan habang mainit pa ang sitwasyon. Umamin na lang kaya ako. Aksidente naman nangyari. Hindi ko... Aksidente, hindi ibig sabihin, tinakasan mo yung bata. Doon di magpupunta yun eh. Makukulong ka din. Gusto mo makulong? Ha? Yun ang gusto mo. Pero kasi kailangan kong harapin yung ginawa ko eh. Gusto mo makulong? Pababayaan mo yung kapatid mo? Ha? Mawawala ka sa kanya? Hindi ko naman kayang habang buhay, pantayan ko kayo. Hindi ba nangako ka sa daddy mo na hindi mo pababayaan ang kapatid mo? Poprotektahan mo siya? O paano? Nakalimutan mo na. Sige, gawin niyo yung kailangan gawin. Yan. Yan ang gusto ko. Hindi pwedeng basa-basa na lang itatapon mong buhay mo. Kaya dapat pumasok ka sa politika. Seriously? Ngayon yes. Natin pag-uusapan yan? Of course! Dahil yun lang ang kailangan para protektahan mo ang sarili mo, para mabaon mo ang lahat ng ito. Kilala kita. Ako nagpalaki sa'yo. Mabait kang bata. Pero sa pagkakataong ito, kailangan lunukin mo ang konsyensya mo. Naintindihan mo ko? Kailangan. Ayusin ko to. Pero kailangan tulungan mo ko. Congrats! Mabuti na lang talaga meron pa singing contest sa kabilang bayan, no? Tamang-tama. Meron tayong pamalengke bukas. Kaya lang sakit na ng paa ko eh. Ikaw naman yung pinahiram mo sa aking damit. Napakakati. Pasensya ka na lang, ate. Oh! Ba't iniwang nakabukas to? Minum ka. Pampakalma. Sige, ate, alis na ka.
mo. Patay ka, patay! Kayo po ba yung inagawa ng bata kanina? Nanakaw nila sa akin yung anak ko. Nanakaw ng mga salbahe. Abangga ako, tapos... Ano po siya? Parang may lumapit sa akin. Wala po akong masyadong matandaan. Namatay ho ako? Yes, for a while. Dok, baka naman nagkakamali lang kayo. Hindi pa talaga patay ang anak ko. I don't think so. She suffered from brain hemorrhage, which led to cardiac arrest and eventually her death. So, paano ho nawala? Usually, with her injury, she will need an immediate operation. Pero yung sa kanya, biglang nawala. Na parabang walang nangyari, na parang hindi siya na-aksidente. At sa tagal ko na hong doktor, ngayon lang ho ako naka-encounter ng ganito. I'm sure merong logical explanation para dito? Yes, there is. Only one explanation. Ano po yun, Dok? Naniniwala ho ba kayo sa himala? Ano po bang ginawa niyo sa akin kanina? Dasal! Dasal, ganon. Pinagdasal niyo po ako? Oo! Oh. Si bro! Bro? Sino si bro? Ang Diyos po! Narinig niya po yung dasal niyo, kaya ako naligtas!